niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang mali at walang kaulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antiochio Epiphanes, ang anak ni Haring Antiochio. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antiochio Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hintil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hintil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang lakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakita na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hintil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin ng sa bansa, kaya't
ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila ng mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 135, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastanganang walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyan ang mga tao. Lahat ng makitang mga balunbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sino mang mahuling nagtataglay ng balunbon ng tipan o sumunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos, di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesu Cristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah.
Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inlapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakakita siya at sumusunod kay Jesus na nagpapasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kung atin pong napagnilayan ang mga iba't ibang pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo, tila bagay paisa-isa na halimbawa sa mga basic na senses ng ating pagkatao, ang pandinig, ang ating pagsasalita, at ang ating mata na para makakakita, ay iniisa-isa. Siguro po bakit hindi natin matatanong, bakit hindi nilang ipunin ang lahat ng ito? Merong mga karamdaman sa pandinig, merong karamdaman sa pananalita, merong karamdaman sa mata, sa paningin, bakit hindi nilang ipunin? At isahan na lang pagpapagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit sa lesay ng mga ebanghelista, paisa-isa, papagalingin ni Jesus ang dingi, papagalingin ni Jesus ang pipi, papagalingin ni Jesus ang bulag. Bakit once and for all, pag-isahin na lang ito? Mga kapatid, siguro po, ipinapakita sa atin na sa kabila ng atin mismong pagtingin natin sa ating sarili na kumpleto halimbawa ay yung ating five senses, pero karamihan po nito ay hindi po natin nagagamit ng mahikatotohanan dahil ang kahabuan ng mga turo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nang dahil tayo'y merong kasangkapan na ating magagamit sa buhay. We are fully equipped with our body having these senses first of all in us. Pero marami din po sa atin ay hindi nagagamit ng buong katotohanan. Dahil ang taluktok po nito, ang katotohanan, ang siyan pong ating pinagagamitan ng lahat ng parte ng ating katawan. Dito po sa ating Ebanghelyo, ang kwento ng bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Kung atin pong titingnan sa ating buhay, all of us are PWD, persons with disability. Ang dali po nating manghusga sa mga taong panglabas na siya ay may kapansanan dahil siya ay kulang ng paa, hindi makakalakad. Siya ay may kapansanan dahil siya ay bulag, na tulad nitong ating ebanghelyong narinig, na siya ay kapansanan dahil meron siyang pagkukulang sa pandinig o kung ano-ano paman. But actually, many of us are PWD. We have to understand, sisters and brothers, when God created us and having this life, able to breathe, able to inhale and exhale, there is something in us, in our life, that we have to live it fully, full.
ang ating buhay. Pero nga lang po sa ating paghusga ng panglabas, sasabihin natin may kapansanan siya dahil siya ay bulag. Pero marami po sa atin ang talaga namang pong merong kumplito mata, nakakakita sa liwanag. Merong lahat-lahat, pero bulag sa katotohanan. Alam na ang mali gagawin. Alam na ang katotohanan, hindi susundin. Alam nang may narinig na katotohanan, hindi isinasagawa at hindi pinapahayag. So we have to admit that we, many of us, are PWD, persons with disability. Bakit natin nasasabi ito? Marami tayong narinig ng mga kwento ng mga tao na sa kabila ng kanilang pagiging lumpo, kulang ang kanilang halimbawa paa, kulang ang mga parte ng kanilang katawan, pero sila po ay nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay, nakakagawa para sa kanilang pamilya. Meron namang iba talagang kumpleto, buong-buo. Maliwanag ang paningin. Hindi pa nga po gumagamit ng salamin. Maliwanag ang pandinig. Maliwanag ang pananalita. Pero walang nagagawa sa buhay kumpara sa isang lumpo na sa kabila ng lahat, nagsusumikap, magtatrabaho. So when we try to understand what life is, sino ang PWD? Yung halimbawa ng mga tao na hindi gumagawa ng kabutihan sa kabila ng kanilang buong parteng kumpletong katawan o sa mga taong nagsisikap sa kabila ng kakulangan na kaikukumpara sa iba sa parte ng katawan. Sino ang PWD? Sino ang person with disability? And I think many of us belong to that category, person with disability. Marami, kumpleto ang kamay, hindi man lang makakatulong sa bahay. Maraming kumpleto ang kanilang paningin, pero hindi nakakakita ng katotohanan. Kwento nitong bulag, siya'y nanahimik sa tabi. Nung maramang dating si Jesus at sinisigaw niya, anak ni David, ang panawagan pong ito, ang salitang anak ni David, ito po ay kataga o titulo ng isang manunubos. Kung kaya ina-admit niya, anak ni David, tulungan mo ako. Tubusin mo ako sa aking pagkabulag. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para po siyang isang alipin? Anong gusto mong mangyari? Gusto ko pong manumbalik ang ating mata. At dyan sa iyong pananampalataya na ibabalik sa iyo. Mga kapatid, dumutulog po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung ano man pong marahil yung ating nakikitang pagkukulang ng ating sarili at hinahangad natin na mapupunuan niya. Pero madalas po ba na inatatanong din natin sa ating sarili, Panginoon, sa kabila ng aking pagkataong ito, sa kabila ng aking kahinaan, ano po kaya ang maitutulong ko para sa misyon mo? And I think many of us also are PWD in that sense. Because many of us, which is asking, without even thinking, what can I be for the others and for the mission of our Lord Jesus Christ in spite of having this body that I have now?
Kaya marami po siguro ang ating tingnan ang ating sarili na marahil meron tayong mata nakakakita pero hindi natin nakakita ang kabuuan ng ating buhay. Sisters and brothers, we have to understand also when we see life, we have to look at it in a panoramic view. Ibig sabihin, hindi lang po parang isang kabayo na ganito ang aking titingnan. Kasi ganito ang aking ugnayan. Tingnan natin ang kabuuan at para mas maliwanag ang ating paglalakbay. And I think this is what this blind man able to see na hindi nakakakita ng iba. Yung ibang tao, itinataboy siya. Hindi nila nakakita ang pangangailangan nitong isang bulag na gustong lumapit sa manunubos, nagpupumilit, kaya nga't nagsisisigaw siya. Marami po sa atin ang manhid, hindi nakakaramdam, hindi nakakakita, hindi nakakakinig na kung ano ang nararamdaman ng iba. Sinusuway siya, hindi nila nararamdaman. Mabuti na lamang po itong bulag ay hindi nawala ng pag-asa. Alam niya na matutulungan siya ni Jesus. Alam niyang iniligtas siya ni Jesus nang dahil sa kanyang pananampalataya. Kung kaya't siya ay sumigaw, anak ni David, anak ng magliligtas, tulungan mo ako. What miracle that happened is, ito pong bulag na ito ay sumunod sa ating Panginoon si Kristo. At siya ang nakakakita ng katotohanan sa kabila ng kakulangan ng kanyang paningin. Pero ibang mga tao na nakapalibot sa kanya, kumpleto ang mata, hindi nakakakita sa pangyayari ng kapwa nila. Again, we have to remember, many of us are PWD, persons with disability, and that is what we have to see in ourselves and ask God's favor to assist us in that ailment in us. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos sa mga nabuksan ng ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Sa bawat kailangan ating itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag
sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, puduhin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito mga kapatid sa Jesus Kristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang baling ng aking diwa.
huwag nawang pababayang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang paba intulutang mabighani ng panandalikan at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming manalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng pangangalihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.